Hi guys, I'm back again, Jen Ferrer, and welcome back sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe my channel para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So for today's video, I will be sharing with you guys yung mga binili kong fake designer bag sa Dubai. Since andito ako sa Abu Dhabi, and then pinadala nila yung mga binili kong bag kasi alam ko hindi sila nagbabenta ng meet up tapos walk in. Ano lang to, mga live-live, yung mga ganun live selling, hindi talaga sila pumapayag ng meet up, walk in, ganun. So guys, kung gusto nyo makita yung mga pinamili kong fake designer bag sa Dubai, please keep on watching. Nakon 2 bags, and then yung isa sling, and then yung isa backpack. So, pabakita ko sa inyo para kung may mga kamag-anak kayo na mga nandito, and then pwede kayo magpabili sa kanila para ma-feel rin naman magkaroon ng bag ng LV, Chanel. Actually, ito yung mga nabili ko. Papakita ko na sa inyo, ang dami kong grigir. So, ang una ipapakita ko sa inyo is itong backpack. Actually, nakalagay lang siya sa ganito. Sa bag na parang eco bag. Kulay black. And then, tinanong ko sila kung bakit walang paper bag or box. Sabi nila, babayaran mo pa rin daw yun. Kasama yun sa babayaran mo. Like, 10 dirham, 5 dirham. Hindi ko sure yung pinaka-presyo niya. Pero hindi na ako kumuha nun kasi hindi naman ako mahilig mag-keep ng mga ganun, yung paper bag na ilalagay ko pa sa box, yung ganun. Kasi bulky lang naman yun. Since nandito tayo sa UAE, yung mga tulugan natin dito, hindi naman ganun kalaki. Hindi naman tayo sa mansion nakatira. So, andang chat-chat. So, papakita ko sa inyo. Ito siya. And then, ang una kong binili. Actually, sobrang love na love ko tong bag na to. Kasi yung sinabi nung, dati daw tong 85 dirhams. Kung i-convert mo yun. Try niya i-convert 85 times 14. Then, nabili ko lang siya ng 50 dirhams gawa ng nag-clearance sale lang sila. Kaya, ito talaga yung pinaka-bet na bet ko sa lahat ng binili ko. So, ito na. Papakita ko sa inyo. Ay, mahila. So, ito siya, guys. Nung nakita ko siya putik, sabi ko, ang ganda niya, Peshi. So, ang unang bag na nabili ko is itong LV backpack. So, ayan siya. And sobrang ganda niya. Ang kapal ng tela. Huli din yung pagkakagawa. And nabili ko lang for only 50 dirhams. Kung i-convert natin yun is nasa 700 pesos lang siya. So, ayan siya. Hindi ko pa nakakabit yung scrap niya kasi hindi ko pa siya nagagamitin. So, ayan. Meron siya yung dalawang compartment. Isa dito and then isa dito. So, ito yung pinaka maliit na compartment. Yan. Sobrang kapal talaga ng quality niya. Ang ganda ng quality. Basta ma-in-love kayo. Meron pa siyang palaman. So, ganyan. Ito yung isang compartment, yung pinakamaliit. Then, meron siyang naka-engrave na Louis Vuitton. Ano ba yung tamang term na pagbasa doon? Louis Vuitton? Parang Louis Vuitton. So, ayan. Ito yung pinaka, ano niya, pinaka pangalan. Then, ito yung compartment. And then, next sa second compartment, yung pinakamalaking compartment is ito siya. May palaman dito. Hindi ko tinatanggal kasi kapag nilagay ko siya sa aparador, pipipi siya. Medyo napipina nga siya ng konti. Then, ito yung scrap niya. Meron dalawang scrap. And then, masasabi mo talaga na maganda talaga yung quality. Hindi siya yung basta lang, yung parang ganon. Ito, iba talaga. Yung parang mabibili mo talaga sa boutique. Parang original talaga siya. Ang tawag nila dito, master copy. Want ko kung yan, master copy daw ito. So, ito yung dalawang strap na lagay natin. Sobrang nab na love ko itong bagpak na to. Yung parang ayoko na siyang gamitin kasi baka masira. Parang hindi ko alam kung kailan ko siya gagamitin kasi natatakot ako. Pero maganda yung quality niya. Natatakot ako baka biglang magluma, ganun. Pero hindi, feeling ko hindi. So, ayan siya. Ito yung second compartment niya, which is yung pinakamalaking compartment niya.
So, ayan. Black lang yung nasa loob. And then, fabric lang yung tela dito. And then, meron din siyang naka-engrave na LV na brand. Louis Vuitton Paris. Made in France. So, parang original talaga. Tsaka, kasi alam ko ang Louis Vuitton, eh, nasa front talaga, Paris, mga ganon. So, meron siyang isang compartment dito, kung nakikita nyo. Ayan. Then, wala na yun lang. So, diba parang pares talaga siya nung Louis Vuitton backpack ng mga nag-film ata yung taon sa design na yun. Pero hindi ko alam. Basta ito siya. And sobrang ganda niya. Ayan. Comment down below kung gusto niyo pa akong bumili ng iba't ibang klase ng bag para magkaroon kayo ng idea. Gagawin ko yun para sa inyo. Bibili talaga ako ng bibili para may maipakita ko sa inyo. So, yan. And then, ano pala. May kasama siyang, dust bag. So, ayan lang siya. Kaya hindi na rin ako bumili ng paper bag o ng box kasi useless lang naman yung kalat lang sa bahay. Okay na to. Babalot ko na lang sa dito. Then, ayun, kapag hindi ko siya gagamitin para hindi siya agad masira. And then, second last item, kasi dalawa lang naman yung binili ko. Ito yung Chanel Slim Bag. So, gusto ko to kasi nakikita ko to sa mga vlogger ng mga Amerikano, mga iba't ibang lahi na vlogger. And then, nakikita na ko kapag suot nila yung mga ganitong bag nila. Ito yung kulay black. So, ayan, siya naka-plastic pa siya sa ganito. Then, actually, may laman itong bag ko kasi gagamitin ko ito mamaya. Binalot ko lang ulit para makita nyo yung pinaglagyan niya nung diniliver dito sa amin. Then, ito, meron na namang dust bag. Pero yung dust bag niya... Bilis ko magsalita. Pero yung dust bag niya, wala siyang naka-print na brand. As in plain lang siya. Ganyan lang. Then, ito yung aking sling bag. So, ang ganda niya. Diba? Ang cute-cute. So, ayan. Ayan ang kanyang sling. And then, nabili ko to ng for only. Anong nasimulat ko dito ng presyo? 60 dirham. So, mas mahal to dun sa backpack na binili ko kasi hindi to naka-promo. Hindi siya naka-clearance sale. As in, bagong item lang nila. Kaya, sabi ko, alam, ba't ganun? Mas mahal siya sa backpack. Pero, karibum-bum na kahit maliit siya, di ba? So, ang cute niya. So, ayan siya. Ganyan yung design niya. And, malambot siya. Parang foot ng bata. Ganun. Malambot siya. Then, sa likod. Ganyan. Sa gilid. Sa harap. May naka, na ganito. Yung pang Chanel. Chaneling. And then, wait lang na yupi. Then, yan. And then, kapag inopen mo siya, automatic lock. Tama ba? Yan, automatic lock. And then, ganyan. And then, isang ano lang sa compartment. Wala siyang extra packet. Isa lang. Then, yan. O, may laman na siya. Gusto niyo bang malaman kung anong laman ng aking bag? Kasi, aalis ako mamaya. Pupunta ko ng Madinat Syed. Comment down below kung alam nyo ang Madinat Syed. So, ayan siya. Open natin. Sobrang liit lang, as in short wallet lang yung pwedeng mailagay dito. And then, konting gamit lang. Pero okay na sa akin kung, yan. Kapag naliitan ako sa kanya, magbabagpak na lang ako. So, ayan siya. And then, ko alam kung paano mag-explain ng mga ganito. Alam ko dito sa loob, meron siyang maliit na packet. Ayan. Yan, ganyan nung ano niya, sling niya. So, papakita ko sa inyo kapag sinuot siya. Sorry, nakikita yung taba ko eh. Ayun siya, guys. Medyo mahaba sa akin kasi hindi naman ako katangkaran. Yan. Pwedeng cross bag. Then, pwede siyang sling bag. Sling ba? Tama. Isang sling bag. Yan. So, diba ang ganda niya? So,
Ito gagamitin ko mamaya kapag umalis ako. So, ayun guys. Sabi ko nga sa inyo, comment down below kung gusto niya pang makakita ng iba't ibang klase ng bag ng fake dito sa Dubai. Dito sa UAE. I mean, dito sa UAE. Willing akong gawin yan para sa inyo. Basta mag-comment lang kayo sa baba. O, ayan. Ang LV bag pala, kapag tinanbot nyo siya in 2 peso, is meron siyang 700 pesos. Nasabi ko na ba? Hindi ko sure. So, ayan, 700 pesos. And then, tinignan ko to sa Shopee, yung mga nagtitinda ng mga master copy na bag, nasa around 1,200, 1,500, and minsan pa nga, hindi na sila nagtitinda kasi nagkakaubusan. Ayan, ang cute-cute niya. Then, itong sling bag is ay nagkakahalaga ng 840 pesos. Pwede na to. Pamasko ako na sa sarili ko. Yan, and then, kapag nag-order ka sa kanila, meron silang shipping fee na 20 dirhams all over UAE, and then 15 dirhams for Dubai. Pag sa Dubai lang ata, 15 dirhams. And then, kapag kinonvert mo yung 20 dirhams ay 280 pesos, then yung 15 dirhams ay 210 pesos. So, ayun siya. And ang total ng mga nabayaran ko, ng mabinayaran ko sa kanila, 130 dirhams. So, compute nyo na lang kung magkano yung lahat. So, yun guys. Kung gusto nyo, kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to like. So, see you on my next video. Bye!